So sa March 4, magre-rematch dapat sina Josh Taylor at Jack Catterall para tuldukan na ang kontrobersiya sa kanilang naunang laban. Matatandaan nga na sa una nilang pagtatapat na nangyari noong nakarang taon, panalo si Taylor via decision pero maraming umangal sa resulta. Kaya matapos ang ilang buwan, sa wakas pinlano na rin ang rematch. Kaso nga lang ang rematch na mangyayari dapat ngayong March 4 ay hindi na matutuloy dahil si Taylor nagkaroon umano ng injury sa kanyang paa. Ang tansya nga ng mga tao, mga 3 buwan ang recovery time ni Taylor. Kaya ang ibig sabihin, 3 months na recovery plus ensayo, malamang na mga nasa kalahating taon na nga antayin bago matuloy ang rematch. At mukhang maaasog pa nga yata sa mas malayong date ito. Dahil may rumor ngayon na oo nga't posible umano na magbalik si Taylor sa taas ng ring ngayong Mayo o Hunyo. Pero ang kalaban, hindi si Catterall, kundi ang umangat na sa junior welterweight na si Teofimo Lopez Jr. Abay, hindi sa gusto nating sabihin na iniiwasan ni Taylor si Catterall, pero sa takbo ng kwentong ito, parang ganun na nga malamang ang iisipin ng mga tao. Samantala, nitong February 11 sa General Santos City, nagharap na sina KJ Cataraja at Edward Heno para sa bakanteng OPBF Super Flyweight Belt. Sa laban nitong dalawang world-class Pinoy prize fighters, silipan sila ng pagkakamali. Maski gahibla lang na maling galaw, nagiging daan ito para makapag-connecta sila ng suntok, tagisan ng may mas magandang timing at teknik. Ito nga po yung klase ng laban na para kang nanonood ng chess. Sinusubukan mong ilagay ang iyong sarili sa katayuan ng mga fighter. Kumbaga, ano bang gagawin mo para maka-infiltrate ang iyong opensa? Sa middle rounds, mas uminit ang aksyon. Effective ang mga tusok ni Cataraja, pero desidido rin sa pag-pressure si Heno. Kaya maski tinatamaan, nagagawa naman niyang makaganti. Kung bibilangin, angat naman si Cataraja sa patama, pero sa lakas ng suntok, kayang tumapat o baka nga lamang pa itong si Heno. Ang catch nga lang, syempre kailangan niyang kumonekta para may kwenta. Kagaya na lang noong round 9, parang kuha na ni Cataraja ang round. Pero matapos masapul ni Heno, biglang nabaliktad ang sitwasyon. At napakapit na lang si Cataraja hanggang matapos ang round. Pagka hindi nga niya ito gagawin, tiyak, tapos ang kanyang undefeated record. Sa pagtapos naman ng 12th round nitong napaka-exciting na laban, ayon sa mga hurado, panalo si Cataraja. 116-112, 118-110, at 117-111. Unanimous decision para sa bagong OPBF Super Flyweight Champion. Pero kung ako nga ang tatanungin, panalo rin dito ang crowd dahil magandang laban ang kanilang nasaksihan. Sa balitang Pinoy pa rin, pero doon naman sa US, breaking news, tagumpay si Yumir Marshall na itaas ang kanyang kartada sa 4 wins. Nakatapat nga po niya sa undercard ng Ray Vargas versus Oshaki Foster, si Ricardo Ruben Villalba ng Argentina. Sa laban nga, hindi tayo binigo ni Marshall. First round pa lang, bagsak na ang taga-Argentina gawa ng body shot. Pang setup na double jab sa taas, tapos body shot. Sa unang minuto naman ng second round, bagsak na naman si Villalba. At sa pagkakataong ito, tapos na ang boxing. Pinatunayan ni Marshall na maski tagilid siya sa pro experience, pero lamang naman siya sa lakas at ring IQ. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, Prodigy.